Hello mga kitchen! Welcome back again to Kitchen Time with Anna. And today, maituturo ako sa inyong masarap na pangmeryenda na pwedeng-pwede rin pang negosyo. At sigurado kong hindi nyo pa ito nasusubukan. Ito ang mashed potato burger. Kung interesado kayo, tara, let's start! Kakailanganin natin ang 1 kilong patatas. Babalatan muna natin ito. Hihiwain natin into cubes para mas madaling maluto. At papakuluan natin hanggang sa lumambot. Now na ready na ang ating potato, tatanggalin na natin to sa apoy at aalisin natin ang tubig. Mamash natin to hanggang sa maging very very smooth. Ngayon naman, paghahalu-haluin lang natin ang mga sumusunod. 1.5 teaspoon of salt. Also, 1.5 teaspoon of paminta. Kulay puti itong ginagamit ko, but you can also use yung kulay itim. 165 grams na grated cheddar cheese. At 1/4 cup na all-purpose flour. Ngayon ay paghahalu-haluin lang natin ito hanggang sa maging well-combined na ang lahat ng ingredients. Ngayon naman, i-divide ko into 12 pieces itong aking mashed potato dahil 12 pieces din yung aking burger patties, which I will show you later. So ayan, iset aside muna natin ito mga ka-kitchen. At ngayon ay ipa-fry naman natin yung ating burger patties. I am using this CDO Ulam Burger, but you can always use any other brand. Hindi na ako maglalagay ng oil sa aking pan kasi eventually mag-excrete ng sarili niyang oil itong burger patties. You can also make your own burger patties para sa recipe na ito, but since ayokong masyadong mapagod at maging ma-effort masyado itong gagawin natin, ay ready-made na burger patties na lang ang gagamitin ko. At in fairness naman sa CDO Ulam Burger, masarap naman talaga siya. At ngayon, pwede na nating i-assemble ang ating mashed potato burger. Kumuha lang kayo ng isang bilog na mashed potato at i-flatten ito ng very very light at gagawa tayo ng parang well sa gitna. Then, get a piece of burger patty. And since medyo malaki yung burger patty natin, tutupiin natin to or dudurugin natin. Okay lang po yan. Tapos maglalagay din tayo ng 1 perasong slice of cheese na tutupiin din natin para mag-fit doon sa size ng ating mashed potato. And then, pagdidikit-dikitin lang natin yung mga dulo para ito ay magsara. I-mold ito sa inyong mga palad para ma-make sure natin na even yung distribution ng mashed potato and well-sealed yung ating burger. Ngayon naman ay iko-coat na lang natin ito. So sa isang bowl, pagsamahin lang ang 1/4 cup of all-purpose flour at 90 ml na water. Tunawin dito yung harina. Kailangan din natin ng breadcrumbs. At itong breadcrumbs na to is yung pang tinapay, yung pino, not the Japanese one. Lalagyan din natin to ng 1/4 cup of sesame seeds para kapag na-fry na natin yung ating mashed potato burger ay makikita yung sesame seeds para siyang burger bun. So, isa-isa natin itong isasawsaw doon sa ating harina na may tubig. Then afterwards, ay iko-coat natin to ng breadcrumbs.
at ulitin lang yung same na process sa mga natitira pang mashed potato. Tapos ay ilalagay natin ito sa freezer for at least 30 minutes. Pagkagaling nito sa freezer ay magsi-second coating tayo para maging thick yung kanyang outer layer and at the same time maging crispy at magmukha talagang burger bun. So kailangan natin ng 2 beaten eggs, flour at yung breadcrumbs pa rin na may sesame seeds. So i-coat ito ng flour, basain ng itlog and lastly ay yung breadcrumbs. Kung ayaw nyo mga ka-kitchen na mag-second coating, pwede rin naman na isang coat lang. Pero yung first coat ninyo dapat ay ito, yung may itlog, not the other one kanina. So ayan, pwede na natin tong i-deep fry. Magpainit na kayo ng mantika at lulutuin natin to hanggang sa mag-golden brown lang. So ito na mga kitchen, luto na ang ating masarap at kakaibang mashed potato burger. Try mo to kitchen. At yun na nga, sana ay nagustuhan nyo ang video recipe na shinare ko sa inyo today. And if you do, please hit nyo naman yung like button. And kung bago kayo sa channel ko, huwag kayong mahihiyang mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong videos. Maraming salamat mga kitchen. See you next time!